Good day everyone. This is Dr. Mike and welcome dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Kumusta po kayo mga viewers, mga subscribers? Ito na naman, isang episode na naman na maaring makatulong sa ating mga kababayan, particularly those kababayan na merong ganitong problem. In recent months and recent years, marami din sa mga mothers out there o mga kababaihan ang nagtatanong po kung ano nga ba ang dahilan, paano mapiprevent ang pangangate sa private parts. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay medyo maselan po, viewers discretion is advised, but we will present it in a more medical way. Pag-uusapan po natin ang symptoms nito, yung causes nito, the risk factors, and the prevention. Again, ito pong episode na ito ay gabay lamang po, general education purposes. Kung kayo po ay may mga nararamdaman tungkol sa maselang bahagi po ng inyong katawan, it would be best po na pumunta po kayo sa inyong doktor, specifically sa mga OBGYN po ninyo. Okay, without any further ado, umpisahan na po ang ating discussion. Kung may mga questions po kayo, ilagay lang sa outbox. Pag po nakita natin yan, sasagutin po natin. Again, this is Dr. Mike and let's start our discussion for today. Lakihan po natin ulit. So pag-uusapan po natin ang pangangatin doon po sa private parts ng mga kababaihan. Pag-uusapan natin yung symptoms nito, causes, ano ba yung mga risk factors na pwede natin pag-ingatan, and also yung tinatawag na prevention. Okay? So tandaan po natin, as part of women's health, lagi pong nagkakaroon ng problema ganito. Maaring yung iba, medyo worse po ang nararamdaman nila, or minsan nahihiya po yung iba na pag-usapan nito. Para po mas maintindihan, maunawaan ng ating mga kababayan, sinikap po natin na magbigay kaalaman tungkol dito, particularly sa pangangate sa private parts. Okay, pag po sinabing pangangate sa private parts, ito rin po ay tinatawag in medical terms vaginitis. So ibig pong sabihin yan, may inflammation, may problema dyan po sa maselang bahagi ng katawan. It's a common issue for many women. Sa mga kababaihan po ito, and again, nagkakaroon po ng inflammation, nagkakaroon po ng problema doon sa maselang bahagi ng katawan. Okay, moving on sa ating discussion. Pag po nagkaroon ng problema doon sa private part, nagkakaroon po minsan yung pasyente natin ng discharge. Maari po yung discharge, may iba-iba pong kulay. Kung whitish discharge yan, yellowish discharge, or sometimes may foul-smelling discharge din po. So iba-iba yan. Depende po sa kulay, may greenish, yellowish, whitish na discharge. May pangangate at meron pong pananakit. Dahil po ito sa isang bacteria or microorganism or any infection, nagkakaroon po ng problema doon sa balance. Dapat po kasi yung area na yan, meron pong normal bacterial flora. Ibig pong sabihin, may mga mikrobyo po dyan, bacteria, pero they are the good bacteria na nandyan po, nakatira sa lugar na yan. Pag po yung mga bacteria yan ay nawala or sa kakasabon, sa kakalinis po, tendency na didegrade po or nawawala yung mga normal bacteria, napapalitan po na mas malalakas na bacteria at nagko-cause ng infection. Maaring yung ibang cause nito ay dahil po sa mababang estrogen level pagdating po ng menopause or some problems din po sa ating balat that would lead to vaginitis. So mamaya po i-discuss po natin yan isa-isa. Okay, doon po sa mga kababayan po natin na nakaka-experience nito, ano nga ba ang dahilan ng pangangate sa private parts ng katawan ng mga kababaihan? Tandaan niyo po itong problemang ito, nakikita niyo po sa screen, maari po ang pinagmulan po nito ay dahil sa bacteria. Kung bacteria po ang pinagmulan nito, yun po yung tinatawag na bacterial vaginosis. This would result from an overgrowth. So dumami po yung bacteria nandyan sa lugar na yan, naturally found doon po sa maselang bahagi ng katawan, which upset the natural balance. So yung balance po ng pH ng ating balat, maari pong magbago dahil po dumami yung microorganism dyan, particularly bacteria. Kung yeast naman po yan, is another cause of infection,
usually naman po mga fungi, mga fungus, yan po yung tinatawag na candida albicans. Kaya po pag minsan yung mga kababayan natin nagpa-pap smear, makakapansin po kayo doon sa result or test doon sa maselang bahagi ng katawan, yung pong result usually nasabihin may yeast infection. So may fungi po doon, specifically yung candida albicans. Dahil na po yan, favorable po sa moist environment, sa medyo basang environment. Doon po sila dadami, doon sila tutubo. Another one is trichomoniasis. Ito naman po ay dahil sa parasite. And this one is usually caused by an STI or sexually transmitted infection. So, sa mga kababayan po natin, at least nagkakaroon po kayo ng idea kung bakit or ano po ang mga dahilan, ano ang causes, bakit nagkakaroon po niyan. Either bacterial, either yeast, either trichomonas. So, isang bacteria, isang yeast infection, fungus, at isang parasite, yung pong trichomonas. So, ngayon, sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon, usually po, it would result in minor itching. Okay? Dahil po minsan yung ating mga kababaihan ay gumagamit po ng mga produkto na nakaka-irritate doon sa sensitive area. Sensitive po kasi ang balat dyan, sensitive skin around the genital area. So dahil po sa mga ginagamit ninyo pong produkto, minsan nakakaroon po ng allergic reaction or nai-irritate yung pong maselang bahagi ng katawan. So tendency po, ano po ang mangyayari sa ating patient? So this would lead to allergies, this would lead to irritations, particularly for women na gumagamit po ng mga nakikita nyo sa screen. Yung pong gumagamit ng menstrual pads, yung pong material ng inyong ginagamit na suot pang ibaba, yung underwear, wash with scented, masyado pong matapang yung sabon na ginagamit ninyo sa pag-laundry, yung pong paggamit ninyo ng mga creams, soaps, or lotions, especially yung pong mga may amoy, mga scented brands, yung pong paggamit ng latex as a barrier, okay? Or yung pong gumagamit ng mga fragrances in deodorants and douche. Okay, so ayan po ay isa or marami mga example na nagko-cause po ng irritation or allergic reaction dyan po sa maselang bahagi ng katawan. So tandaan nyo po, kung kayo po ay nangangati, kung kayo po ay nagkakaroon ng pain, nagkakaroon po ng inflammation dyan sa maselang bahagi ng katawan, maari po ito ay cause ng allergy or irritation dahil po sa produktong ginamit ninyo. Kung ititigil po natin yung mga produkto ngayon, isipin nyo, masyado bang mabango yung produkto, yung po mga ginamit nyo sa paglaba ng mga suot pang ibaba, ay masyadong matindi ang amoy, maari pong yon ang dahilan or naglalagay po ng pabango, naglalagay ng lotion, at kung ano-ano man po dyan, ay maari pong yan ang dahilan. Bakit po kayo nagkakaroon ng pangangati sa maselang bahagi ng katawan? Moving on sa ating discussion, kung hindi naman po, maari yung pong sinasabi natin kanina dahil po sa yeast infection. So dito naman po sa yeast infection, yung mga symptoms mararamdaman ng patient natin, pangangati, tapos may burning sensation, meron pong discharge, odorless, white, at parang clear discharge, at nai-irritate po ang maselang bahagi ng katawan. Kung yeast po yan. So tandaan ninyo kung meron po kayong discharge yan, whitish discharge, okay, at walang amoy, usually po, baka yan ay dahil sa yeast infection caused by candida. Next one. Okay, dito naman po kung ang pinagmumulan ng pangangati ay dahil po sa bacteria, so may pangangati rin, may burning sensation dyan po sa loob ng maselang bahagi ng katawan. So there would be some itching around the area or outside the maselang bahagi ng katawan. Meron din pong discharge, usually white or gray discharge dyan. And this time, to differentiate with yeast and this bacteria, dito po may unpleasant odor. Particularly po after love or any activity po na ginawa po ng partner ninyo o ng asawa po ninyo. So again, this one is called bacterial vaginosis. Another example po, yung pong nagko-cause ng mga problemang ito, yung pangangati, pagkakaroon ng pain, ito pong mga skin problems or skin condition. Kung ang patient po natin ay merong psoriasis,
seborrheic dermatitis, allergic contact dermatitis, folliculitis. Ito po yung mahilig po mag nagbubunot ng mga buhok, nagbubunot po ng mga hair dyan, so, or nagsishape, or minsan hindi po hygienic masyado, maaari po mag-cause ng inflammation or infection dyan. Or dermographism, or yung skin writing, yung pag inano mo yung skin mo para nagmamark siya. So these are possible causes din po ng pangangate sa maselang bahagi ng katawan. Okay. At syempre, another common po sa ating mga kababayan ay yung pong tinatawag na STIs or sexually transmitted infections. Maari pong kayo ay nahawaan ng genital herpes, trichomoniasis, or genital warts. So yan po ay mga possible din na paggagalingan nitong pinag-uusapan natin na pangangate sa maselang bahagi po ng katawan. So I hope by this time, mga viewers, nakukuha nyo na po kung ano ang dahilan, bakit nagkakaroon po ng pangangate dyan sa maselang bahagi ng katawan. Okay, pinreset natin halos yung kung bacterial yan, kung yeast yan, kung trichomonas yan. Syempre, kasama din po yung fluctuate ng hormones, particularly the estrogen during your menopause or papunta ng menopause. So syempre, nagkakaroon po ng problema doon, and then tendency maaring yun din po ang magdulot ng pangangate sa maselang bahagi ng katawan. So what are the risk factors, mga viewers? Ayan, tatanungin ng mga viewers natin, Doc, ano ba ang mga risk factors dyan? Anong magpag-iingatan ko? As I have mentioned, ito pong mga risk factors na ito, this would increase the risk, okay, of developing itong pinag-uusapan po natin. Yung pong sinabi ko kanina, yung hormonal change, particularly those na pregnant, yung pong nagbe-birth control pills, yung pong going to menopause. Your activity rin, kasama rin po yan, or STI, yung infections na binanggit ko, or you're taking antibiotics and steroids. Kasi po, pag umiinom tayo ng antibiotics or steroids, particularly the antibiotics, yung pong mga bacteria, yung normal bacteria, normal flora ng skin natin, kasi po pati po yun, namamatay sila. So tendency po, napapalitan sila ng mga malalakas na microorganism. Kaya po yung mga iba na nag-antibiotics lagi, lalo na po yung hindi man prescribe ng doctors yung antibiotic nila, tapos prolonged use pa ng antibiotic, baka po yan ang maging dahilan. Minsan may mga gamot po, mga medications na iniinom po natin na ang adverse effect nila ay mga pangangate. Okay? And then, yung pong paggamit ng mga spermicides for birth control methods, etc. So nakakadagdag ng risk factors para po sa pinag-uusapan natin ngayong araw. Hindi lamang po yun, meron din pong cases na tumataas din ang kaso or developing vaginal itching or vaginitis because po uncontrolled diabetes. Meron pong diabetes ang patient natin pero hindi na ma-manage mabuti. Hindi umiinom ng gamot, pinapabayaan. Maari pong paggamit ng mga hygiene products. Bubble bath, mga spray, mga deodorant. O paggamit ng pag-douching and wearing damp or tight-fitting clothing, masyadong masikip, o yung pong naka-IUD for birth control pills. So, halos po yan ang mga factors that would increase the risk of developing this itching. Okay? So moving on, syempre sa mga kababayan po natin, particularly the mothers out there or the women out there na nanonood po sa atin, paano po natin mapiprevent ito? Okay? Alam po natin yung causes niya ngayon na ito pala. So tendency, maaring marami tayong pwedeng gawin in terms of prevention. Kagaya po ng binanggit ko kanina, kung ang pain or ang itchiness ay dahil po sa mga produktong ginagamit po ninyo, maaring eliminate po natin yon. Tandaan po natin, pag ineliminate natin yung mga produktong ginagamit ninyo, at yun na ang nag-cause, maaring mawala po yan. Okay? In terms of prevention naman, so syempre, hygiene is very important, mga viewers. A good hygiene might prevent some types of good hygiene might prevent some types of this problem from recurring. Ulitin ko, from pabalik-balik. Kasi po minsan may mga
itchiness na mawawala siya. Ngayon, pag sa tapos may bumabalik-balik. So again, sometimes hygiene plays a very important role para po sa condition na ito, para po hindi pabalik-balik at ma-relieve yung pong mga symptoms ng ating patient. So ngayon, ano ba ang gagawin natin para dito? So sa mga viewers natin nakikinig, nanonood po ngayon, i-avoid po natin yung bath, hot tubs, and whirlpool spa. Lalo na po, hindi po yung paliligo, hindi po natin pinagbabawal yon. Ang ibig pong sabihin dito, yung pong nasa hot tub tayo, kasi po minsan hindi napapalitan ng tubig, yung whirlpool spa, or sometimes naman yung sobra-sobra yung pagliligo natin, sinasabon natin yung area na yon, at minsan nawawala na yung microorganism na dapat na nandoon, yung normal flora na tinatawag. Okay? Avoid irritants. So ayan, nakikita nyo sa screen, mga tampons, pads, scented soap, yung pong mga matatapang ang amoy. Okay? So from doon po sa pag shower ninyo, yung outer lamang po, okay? After a shower, and dry that area to prevent irritation. Because po kung medyo moist ang area na yan, favorable din po sa mga microorganism na medyo basa yung area. Dahil po pag may basa ang area, ay doon po sila dadami ng dadami. So do not use a harsh soap, mga deodorants, mga sobra-sobrang tapang na antibacterial soap or bubble bath. Lalo na po kung 5 beses kayong naliligo sa isang araw, yung sobra po minsan ay nakakasama din sa atin. So lagi natin sinasabi, too much na sobrang kalinisan sa ating katawan, minsan nakakasama. Kasi lalo na po kung ang ginagamit niyong mga sabon, mga shampoos, etc. ay masyadong matatapang ang amoy at nadidegrade yung normal flora ng ating skin. Okay, pansinin niyo po yun, mga viewers. Okay, next one. Ano pang prevention natin dito? Ang isang prevention din is yun sa mga nanonood din sa atin, pag galing po ng CR, wipe from front to back after using the toilet. Doing so will avoid spreading some fecal bacteria doon po sa maselang bahagi ng katawan. Lagi po natin binabanggit ito sa mga discussion natin, particularly sa UTI, because ang dami po nagkakaroon ng UTI minsan sa ating mga kababayan. Kung baliktad po yan. So again, wipe from front, okay, sa maselang bahagi ng katawan, papunta po sa likuran kung kayo po ay gumagamit ng toilet. So that yung pong mga fecal material or bacteria hindi po mapunta sa maselang bahagi ng katawan, because this might lead to another infection. Okay? So sa mga viewers po natin, lagi po nating tandaan din na there are other things that might help prevent ito pong condition na ito, particularly itong itchiness na ito, yung pong pag-douching. Because doesn't require, ito pong maselang bahagi ng katawan ng mga kababaihan, doesn't require cleaning often other than regular showering. Kasi po minsan may specific pang ginagawa dito. Okay? Repetitive douching disrupt the good organism that live in the maselang bahagi ng katawan and increase your risk for this infection. So again, tamang showering lang po, tamang panliligo lang, okay na po yun. Okay? Kasi po kung paulit-ulit, tapos may ginagawa pang douching, again, the normal organism, yung good organism na nandiyan po sa balat natin, sa paligid ng ating genital organ, ay maari po magkaroon pa ng ibang problema leading to infection. Okay? And another thing is, yung po mga kababayan natin, you need to practice safer activity by using barrier so that it would limit the number of your partner, and then this can help as well. At syempre, yung pong prevention for STI na rin. Wear cotton underwear, also wear yung pong mga ginagamit yung suot pang baba, cotton crouch dapat para po hindi at mag-absorb ng moist minsan. Consider not wearing underwear. Sabi, based sa research, pag natutulog, yeast thrives in moist environment. Ayan ha, yeast would thrive in most moist environment, sa basang lugar. Okay, moving on. So,
Again, dito po sa pinag-uusapan natin, if some of you nagkakaroon po ng pangangating ito, it's very uncomfortable, but it isn't usually serious. Hindi po siya ganun ka-serious unless otherwise it would, ang cause po nito ay mga STIs. Most of the time, ito po pangangatin na ito will improve on its own with lifestyle modification ng mga kababaihan, like avoiding irritants na ginagamit po ninyo. Okay? And if you're concerned, if meron po kayong nararamdaman na pangangate, pamamaga, or may mga discharge po, huwag po kayo mag-atubili. Please do connect. Please do visit your healthcare professional para po ma-investigate mabuti, makita mabuti, para po hindi na lumala yung condition. Maari po kasi magbigay ng gamot or may maaring home remedies po ang gagawin. Okay? So with that po, maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget po na to subscribe. Kung hindi ka pa subscriber dito, you can share this episode as well sa mga kaibigan po ninyo para po at least magkaroon sila ng idea. Yung pong iba kasi natatakot sila at at least magkaroon ng knowledge about dito sa topic natin about itchiness doon po sa private parts ng mga kababaihan. Okay? It is important din po na at least masuri or ma-examine po kayo ng mga doktor po ninyo, specifically OBGYN, para po malaman baka po yan ay leading to another problem na. Okay? Kaya po yung iba nagpa-pap smear din para po malaman baka po mayroong problema, lalo na po yung ibang condition ay sexually transmitted o yung iba dahil po sa bacteria or doon po sa yeast, maari pong makita rin doon sa mga specific test na yon. So hindi po natin binanggit dito yung mga specific na gamot dahil po yung pong mga specific na gamot dapat malaman po muna natin kung ano po ang cause niya. Sa susunod, gagawa po tayo ng episode tungkol sa mga specific treatments. Pero at least now, nagkaroon po kayo ng idea kung ano po ang mga possible na causes nito, yung risk factors, anong mga dapat iwasan, and how are we going to prevent yung po mga kababayan natin kung nagkaroon po ng ayaw natin na magkaroon ng ganitong problema yung mga kababayan natin. So kung kayo po ay nakaka-experience nito, please do visit your doctor. Okay? So again, this is Dr. Mike. Maraming salamat po sa inyong lahat. Live po tayo sa YouTube every Wednesday, Friday, and Sunday. 9:30 po ng gabi. Kung hindi ka pa followers or hindi ka pa subscribe, subscribe ka na para every time. At i-click nyo po yung notification bell para po every time na may live episode tayo, kayo po ay ma-notify. Kasi yung ibang mga viewers natin tinatanong na bakit daw hindi nila alam kung kailan ang live natin. So again, salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga subscribers, thank you. And doon naman sa walang YouTube, pwede rin nyo po kami mapanood sa Facebook natin naman. Sa Facebook, live tayo dyan every Tuesday, Thursday, at Saturday. 9:30 din po ng gabi. Tapos may mga question and answer din po tayo dyan. Okay? So, ayan po. Yung dalawang platforms natin na pwede nyo pong i-follow. Okay? So, huwag kalimutan again to like, share. Yung pang hindi nag-like, i-like, paki-like po. Tapos, mag-comment na rin po kung meron kayong natutunan sa episode natin ngayong gabi o ngayong araw. So, kung may mga episode po kayo na na-miss nyo previously, pwede nyo pong balikan yung mga previous episode natin. May mga 400 plus episodes na tayo. At kung may mga request kayo, please let us know. Kagaya po ng topic ngayon, ito pong episode natin ngayon, nire-request po na pwede daw pong i-discuss ko. So, ayan po, nagbigay natin ng justice itong discussion natin ngayon para po sa ating mga kababayan na nakaka-experience po ng condition na ito. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. This is Dr. Mike. See you again sa susunod na live episode natin. Stay healthy, stay happy, and be nice to all. Have a great day, everyone. Bye-bye.